At kaugnay niya, makakasama natin si Dr. Joseph Lee, isang surgeon at urologist upang mapag-usapan natin itong immunomodulator. Magandang umaga. Dr. Joseph, kamusta? Happy New Year! Yes, magandang umaga, Al John, at Happy New Year din sa inyong lahat, pati na kay Dayan at si Prof. Ed dito sa Rise and Shine Pilipinas. Okay. Tama ka dyan, Aljoy, na ano mo, na-pronounce mo correctly. Immunomodulators. Ano ba ang immunomodulators, no, Aljoy? Ito po ay mga uring na mga gamot kung saan tinutulungan niya ang ating immune function sa pamamagitan ng pag-modify ng kanyang aktibidades. So the action itself of the immune system will be restored and boost and activated further. Ito po ay, Aljon, ay very beneficial sa ating immune system para ma-prevent ang sinasabing overwhelming immune response or threat. Anong ibig sabihin, Aljon? Kung ikaw ay napasukan ng virus, bacteria, o anuman mikrobyo, at na-overwhelm ang ating katawan, syempre, magre-respond yan. You have to know that the immunity of our body comprised of yung sinasabi natin innate immunity, kung saan binigay sa atin mula ng ating pagkabata, which is the first defense, yung mga WBC, platelets. Yung pangalawa, yung adaptive or yung active. Kung nagkasakit ka, meron tayong antibodies, di ba? Pinag-usapan natin, antibodies, antigen reaction. So, ang sa atin, antibodies. And thirdly, yung passive immunity, kung saan naibibigay yan sa pagbigay ng dugo, transfusion, through response of our red blood cells. And yung lastly natin, ito yung mga immunomodulators. These agents are drugs that help synchronize and activate and modify the modulators ng ating katawan para sa immune system natin. Sinasabing makatutulong daw ito, Dr. Joseph, itong immunomodulator para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. E makatutulong ba ito sa pag-prevent na ikay mahawaan ng COVID-19 at pati na rin sa pagpapagaling ng isang taong may COVID? Oo, kasi Aljon, alam mo naman ang katawan natin is very nicely built, no? Especially ang immune system natin. Pag na-overwhelm yan, yung sinasabing na-overwhelm kasi hindi ma-identify ng ating katawan kung ano yung pumasok sa system natin, either virus or bacteria. And we talk about COVID-19, yung 2020 tayo, marami tayong mga severe or critical cases kasi na-overwhelm yung katawan natin. So hindi natin makontrol. Now, itong mga immunomodulator drugs na binigay natin, siguro narinig nyo yung kagaya ng mga corticosteroids, yung ginagamit natin, interleukin, interferon, colchicine, di ba, yung mga kinase inhibitor. These are the ones to switch and to control our system, our immune system, para sabihin nila, hinay-hinay lang, ano lang tayo, huwag tayo lalabas ng marami kasi ito yung mga kalaban natin, virus. So there is a activated suppression or activated activation. Ibig sabihin, pwede nilang paramihin ang ating immune defense system or i-control. There should be a balance. So ito yung mga ginagawa ng mga gamot natin na tinatawag nating immunomodulators. Dr. Lee, good morning. Si Dayan po ito. Dok, may Hello, ibang Dayan. Sakit o ibang kondisyon pa po ba ang maaring mapagaling ng immunomodulators, Dok? Oh, okay. Ang pinakamaganda kasi dyan, Dayan, besides yung overwhelming inflammation like our COVID infections, no, we have yung immunocompromised individuals, di ba? Yung mga SLE, especially mga cancer patients natin. Tapos pwede rin dyan yung mga autoimmune disease. Tapos meron tayong mga multiple sclerotic. Yung mga sakit na
ang kailangan natin na defense, Dayan, yung pinakahuli natin, no? When you talk about the last defense that we have, ito yung mga T cells and mga B cells na naririnig ninyo, 'di ba? Hindi na yung mga dugo natin, mga white blood cells. So sometimes pag hindi kinaya ng ating immune system, you have to have drugs such as your immunomodulators to help us to push this immune defense that we have in order to combat the virus, the bacteria, or the cancers that we have, because this might be later on causing a tremendous adverse effect to our body. Dr. Lee, may side effects ba ang immunomodulators? At kung mayroon itong side effects, ano-ano po ito, Doc? Yes, tama ka dyan, Dayan. Kagaya ng mga sinasabi natin, because this is a drug, no? This is a more or less specialized drug. So you still have side effects like the rest of the drugs that are antimicrobials that we have, like yung body asthenia, malay, diba, chills, diarrhea, or GI problems, diba? Minsan may dyspnea, nahihilo ka, tapos yung may iba nagkakaroon ng fever, yung mga ganon, discomfort, nausea, vomiting, yun ang mga common, but these are very considered mild to moderate. Yung mga severe kasi minsan may magkakaroon ka ng itchiness, rashes, mga ganon, irritation, or even moderate back pains to joint pains. Doc Lee, mayroon pa po ba kayong karagdagang paalala o mensahe para po sa ating mga manonood ngayong umaga? Go ahead po. Alam mo, Dayan, lagi natin sinasabi, 2 taon mahigit na itong pandemya natin, no? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Lagi sabi nga ni Aljon, no? We should be thinking positive. The only basic immunomodulators that we have, that we can take in, no? Misa kasi sabi natin, napakamahal itong mga immunomodulator na gamot, is what? Sleep, eat well, di ba? Tapos exercise, because your endorphins will be stimulated. Tapos be positive. When you have a positive outlook, mawawala yung mga anxiety mo, mga stress. Then of course, ang pinaka-importante ay magdasal lagi. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Dr. Joseph Lee, sa pagbahagi po ng inyong kaalaman. Mabuhay po kayo and stay safe po, Dr. Joseph Lee.